nagbudol din kami dito sa sa tita nilang isa. Ayan o. Sana all bagong rebond. Magbudol kami kaya pumunta kami ngayong SM. Kung, window shopping. Magturo yan mamaya si Gwenji, hindi ko yan pipigilan. Sige lang. Wala pa patay. 300 pa naman yun. 290 ba yun? Saan ka punta? Uchaus! Glazy! Beautiful eyes? One more? So yun na nga guys, punta na kami sa SM kasi nandiyan si ate, magpapalibre kami nga sa kanya. Pumunta kasi si ate nung day off niya sa bahay, natulog siya sa bahay, din kinabukasan nag-aya siya ng mag-SM kasi burnout sa Mabalacat, buong mga barangay burnout. So unang niyaya niya ako, parang ayoko kasi baka mamaya maubos na naman yung budget niya. Eh nagkwento siya na nakuha niya na yung bonus niya! So, ayun. Sabi ko, dapat kanina ko pa sinabi para maaga akong kilos. So, ayun na nga, guys. Napasama ako sa SM kasi may bonus daw si ate. So, let's go! Samahan nyo kami, guys. By the way, guys, mapapansin nyo yung mga suot namin nakapambahay lang kasi wala talaga sa plano namin ng lumabas. At saka, walang dalang damit si ate kasi nasa bahay siya natulog nga. So, wala. No choice kami. Kailangan namin tumabas dahil wala nang ilaw sa bahay. Dahil buong barangay nga burn up. Bye-bye! Come here, mami. Come? Ay, di ko. Joke lang. So, ayan. Finally, nasa SM na kami. Ang tagal din namin nag-antay ng sakayan kasi nga sobrang traffic at daming pasahero dahil nga siguro sa burnout yung buong Mabalacat. Lahat ng tao nasa SM. Kaya kung mapapansin nyo, ang SM ngayon ay maraming tao. Sobra. So, ayan na nga, guys. Nag-picture-picture mo na yung mag-ina. Sila yung mag-ina, eh. So, naghahanap na kami ng mga kainan dyan, mga kapalalang. So, hinahanap ni ate yung
Supreme Restaurant yung mga pizza kasi parang trip niya yatang kumain ng pizza. So ayan, nagpunta kami sa Supreme Pizza. So ayan guys, dyan sana kami kakain. Kaso ang problema, walang upuan yung pambata. So kailangan namin ng upuan na pambata para kay Glizzy kasi paano ako makakain ng maayos kung hawak-hawak ko at saka para naman makapag-enjoy din si Glizzy na nakaupo siya. So lumipat kami sa ibang restaurant kasi dalawa lang daw yung pambatang chair at saka gamit na sa kabila. Ayun, nasa labas ng restaurant, ginamit ang isang table, dalawang bata kasi nandun. So kaya lumipat kami. Sabi ko kay ate, doon na lang tayo sa Pizza Hut ate. Kasi at least doon maraming pambatang upuan, makakaupo pa. At saka at the same time, makakamura. O diba? So ayun na nga guys, malapit lang kami sa Pizza Hut. So, by the way guys, excuse me for my voice kasi masama lang talaga pakiramdam ko. Actually, matagal na tong video na to. Hindi ko lang matapos-tapos i-edit kasi nga, tinatamad ako. Ako yung tipo ng taong tamad mag-edit pero magaling kumuha ng sahod sa iyo. Bilis pagsahuran na sa iyo. Yummy? So, ayan na guys. Ayan lang yung in-order namin. Sa pizza kami kumain, tapos ito lang in-order namin. Kanya-kanyang takbo na kami ngayon. What is that? Kaya hindi ko matapos-tapos yung video na to kasi maraming magugulo. Yung bata na to, ayan, umiiyak na. Gusto niya siya lang lagi. Pag kasi nakahawak na ako ng cellphone, kala niya kasi nagpipicture ako. Gusto niya siya yung laging kong pinipicturan. Ganun, nakaharap sa kanya yung camera. Matagal na talaga tong video guys. Mga December 11 or 12. Kasi before mag-birthday si Ate Mish, pumunta kami sa SM. Tapos, plan ko talaga i-upload siya ng December 25. So, kung hindi ko ma-upload, so parang relax lang ako. Chill lang ako kasi may na-upload pa ako lately ng mga 4 videos. So, parang hindi pa ako ma-violation ni YouTube. Kasi ang ano kasi ni YouTube, once a month mag-upload ka ng video. Eh, parang nahinayin naman akong i-upload agad tong video na to kasi minsan lang ako magkaroon ng video matino kasi nga nasa bahay lang kami. Ano namang iku-content ko sa loob ng bahay, diba? So, parang, ayun din. Yun din purpose ko kung bakit shoutout nga pala sa lalaking yan na habang kumakain kami, biglang lumapit para magbenta ng mga pinaninda niya. Alam mo yung kumain ka na nga sa loob ng SM tapos na may nagtitindawa palang ganyan. Bakit kaya na-allowed nila yung ganyang mga strategy ng mga nagtitinda? Pwede naman yung sa labas na lang. Antay matapos kumain yung mga nagda-dining. Well, okay rin naman sa akin kung ganun yung ginagawa niya. Pero syempre nakakaano lang kasi kumakain kami. Kaysa sa naman sa nagnakaw. Hi, Glizzy! Nakaubos ganyan. Yan, nasa larin. Ha ha ha.
So, yun na nga, nagbabayad na ng bill yung hipag ko. So, thank you so much, ate. Salamat talaga kasi nilibre mo kami sa pagkain at saka ginala mo kami sa SM. At yun na nga guys, hindi pwedeng umuwi yung mga bata na hindi dumadaan sa Kwantong. So, naglaro muna kami saglit. Sila pala, naglaro muna sila saglit. Nagpabarya lang ako ng pera dyan para may panlaro sila. Para naman ma-enjoy nila yung paggala sa SM at saka ma... Alam mo yung maiisip nila pag SM na yung sinasabi ko na may laruan doon, mag-enjoy sila, excited sila, alam mo yun. So, kaya yun, i-play muna namin sila bago kami umuwi. Guys, pinigilan na ni Ate Mitch kasi ayaw na paawat ng bata. Ayan, binuhat niya na yan dyan kasi ayaw niyang tumigil sa paglalaro. Eh, kailangan na namin umuwi. Ayan, binaba niya. Gusto pang bumalik. Gusto pa niyang maglaro. O, diba? Ayaw niya nang tumigil sa kakalaro. Parang wala siyang kapaguran. Ayan, o. Gustong-gusto niya. Ayan, finally sumama din kay Ate Mitch. Pero naawa ako dyan sa kanya kasi parang humirit pa siya dyan sa may salamin na yan. Sumilip siya, tsaka nagbababay siya. Ayan o. Ayan, nagbababay siya. Sabi ko, babalik tayo dito pag may money na si mommy. Tara na, go home na tayo kay hapon na kasi yung mga kapalalang. Mag-out na yung daddy nila tapos walang tao sa bahay. Nasa akin kasi yung susi. Hindi siya makapasok sa bahay. So, ayun na nga guys. Pauwi na kami niyan. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang yung video namin. I hope nag-enjoy kayo sa kapanood. At please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!